Nahuli kamang pagnanakaw ng isang batang hamog sa isang tindahan sa Quezon City. Ang batang kawatan, marami na raw palang record sa barangay. Balita natin ni Cesar Polinario, exclusive. Yan yung mga yon. Okay, buti na balik. Hindi nakala ng biktimang si Rowena Baksal na maibabalik pa ang apat na cellphone nila mag-anak matapos nakawin ng isang nakilalang batang hamog sa kanilang lugar sa barangay Old Balara, Quezon City. Nangyari ang pagnanakaw nitong nakaraang Biyernes sa madaling araw. Mag-isang umatake ang sospek na batang hamog sa mismong tindahan ng biktima. Sa video makikitang lumapit ang sospek sa tindahan na nooy, sarado na. Maaaninag pa nga ang paggalaw ng bata sa mismong harapan ng tindahan, sa tapat mismo ng bintana. Makalipas ang 6 na minuto, lumabas ang sospek. Kapansin-pansing, may hawak na itong itim na bagay. Sa bintanang ito pumasok ang sospek at nadistrungka ang harang at saka pumasok sa loob. Nalaman lang ng biktimang nilooban ng tindahan at natangay ang pera at apat na cellphone nila mag-anak nang mag-umaga na. So nagtaka kami, bakit naka-open siya? Nilabas na ng asawa ko yung paninda sa labas. Sabi, tingnan mo yung cellphone ng mga bata kasi naka-charge nga po nung gabi na yun. Nung tinignan ko po, wala na nga po yung mga cellphone. Sa isang video, makikita ang bata na papasok sa isang iskinita. Kaya pinagtanong nila sa mga taga roon. Doon nakumpirma ang tirahan ng batang hamog. Dinala sa barangay at saka tinurn over sa SSDD. Ang sabi niya, kaya niya nagagawa yon dahil binubugbog siya, inuutusan ng kanyang tsuhi na gumawa ng pagnanakaw. Okay. Pero yan po ay patuloy po namin iniimbestigahan po. Pero nang imbestigahan, nalamang gawain na pala ito ng bata kasama ang grupo ng ilang batang hamog din. Maalibaya lang yun ng bata kasi yung bata na yan puno ng alagbok dito sa record. Ang dami na? Puno ano mga pagnanakaw? Mga sa tindahan, sa matanggit doon kung ano may sigarilyo, pakiti-pakiti yun, mga pagkain. Dinala na ang bata sa SSDD o Social Services Development Division ng Quezon City Hall para sa rehabilitasyon. Cesar Apolinario, GMA News.